Nakaraang araw, for the makeup ang person dahil kukuha sana ako ng Quezon City ID. Nagready lang pala ako dito guys ng 2 valid IDs, katunayan na nakatira ako sa Quezon City, and then dito na nga ako palabas sa aming bahay. Habang naglalakad nga pala ako nito guys, iniisip ko na sana makakuha na ako agad ng Quezon City ID para isang lakaran na lang. Nakaraan kasi guys, pumunta ako doon bandang 11 o'clock. Nagbabaka sakali lang naman ako guys, baka may maabutan pa ako. Kaya lang, ang sabi ng guard, naghahan nga daw kasi hanggang 40 lang daw katao ang tinatanggap tuwing umaga. Dahil wala nga pala akong masakyang jeep, kaya ayan, nagdali-dali na lang akong sumakay ng tricycle para din makaabot. So, mga bandang alas 7 na ngayon, guys. Pagdating ko sa Litex, ayan, tumawid muna ako, and then nilakad ko ng konti hanggang makarating ako dito sa Barangay Commonwealth. Kung taga-Batasan Hills ka rin, dito nga daw pala ang kuhanan ng Quezon City ID. Karating ko dito guys, wala akong nakitang pila para sa Quezon City ID. Kaya naman, nagtanong ulit ako doon sa guard. Tapos ang sabi, today is Tuesday, kaya meron daw silang caravan na ginagawa. Kung gusto ko raw humabol, nasa Payatas Area B ata daw sila. Yun lang ang napagkatandaan ko. Kapag doon nga daw ako pumunta, wala daw silang limit sa pagtanggap. Pangalawang balik ko na nga pala to guys, ayan, palpak na naman. Sakto nga lang pala yung pera ko dito guys, kaya naman naisipan kong umuwi na lang. Ipagpapabukas ko na nga lang ulit. Malapit na rin ako neto guys sa amin. Bili na nga lang pala ako ng ulam para pagdating may makakain ang person. Like for part 2! May pagkagamitan kasi ako gamit ang Quezon City ID, kaya naman kinabukasan, bumalik ako. Pang 3 times ko na ata itong balik. Kaya this time, kailangan meron na akong dala ngayong araw na to. Mga bandang alas 7 na nga pala to ng umaga. Karating ko nga pala dun sa pinuntahan ko. Marami nang nakapila para kumuha ng Quezon City ID. Kaya naman ang ginawa ko, inintay ko na lang sa pila ko kung isa rin ba akong mabigyan ng papel or form bago ka aakyat doon sa taas. Ito nga pala sa Barangay Commonwealth, 40 to 50 lang katao ang binibigyan ng form para makakuha ng Quezon City ID araw-araw. Hindi nga naman ako napasama. After kong nakinig doon sa paliwanag nila sa mga hindi nakakuha at isa na nga rin ako doon, naglakad na lang pala ako at hinanap ko yung sakayan ng libreng sakay from Litex to Quezon City Hall. Tala ko na rin pala yung 2 valid IDs ko na meron ako, which is yung NBI clearance at barangay ID ko. Para din doon sa mga gustong kumuha ng Quezon City ID, pwede din naman kayong mag-online. Pwede nga rin dito pala sa Quezon City Hall mismo. Release nga lang ng process nila dito. Kami din ang nag-a-assist. So may releasing lang ata ako nag-aantay ng mga 30 minutes. Anyway, nandito na nga din pala ako sa Quezon City Hall. First time ko din kumuha dito. Kasama ko na naman si Magda. Si Magda tanong. Tinuro nga pala ako dito sa finance building. Pag ganitong building ako pumasok, dito na nga ako itinuro ng guard. Dito nga lang din pala sa ground floor. Sa my first step nga pala, isulat yung name mo at binigyan ako ng ganitong form. At nag-present nga lang din pala ako dito ng barangay ID. Kailangan nga din pala ay nakaserox yung ID mo. Dito nga sa may gawing tapat, dito na nga lang pala ako nagpa-xerox. 5 piso lang ata yung binayad ko. After kong magpila, pumasok ulit ako doon sa loob. Ang second step naman ay pila rin para i-confirm yung iyong identification. Ang galing nga din kasi 10 years nga din pala yung validation. Ito na nga din yung steps para kuhanan ka ng picture. Ang pangatlong step naman, i-double check lang yung binigay nating information. And then this time, dito naman ako hiningan ng supporting documents, which is yung NBI clearance yung binigay ko. Ang apat na step naman, double check ulit. And this time, hingi sila ng isang valid ID, which is yung barangay ID yung dala ko. At ang last step naman ay ang releasing. Ito guys, mga 30 minutes lang ata yung inantay namin. Depende rin siguro kung gaano kay karami kumuha. Pagkabigay nga nila ng Quezon City ID, ibabalik na rin nila yung naibigay mong ID.